Pinaniniwalaan nga ng ilang mga NBA executive mga idol na ito ang magiging galaw ng Lakers offseason. Kukuha nga daw sila ng mga players mga idol na mag-fit kay Russell Westbrook. Yun nga daw ang kanilang top priority. Ang mga players nga na kayang makalaro itong si Westbrook mga idol at makatulong nga din sa kanya. At syempre, yung fit nga rin daw sa duo ng Lakers na si LeBron James at si Anthony Davis. At sa balitang ito nga mga idol, alam na natin na mga 3&D players ang kukuhanin netong team ng Los Angeles Lakers. Hindi na lang basta shooter kagaya nga nung ginawa nila last season. At nakita naman natin naging sobrang disaster ngayon para sa kanila. Isa sila sa may mga worst defense sa buong liga last season. Kaya naman mga idol, for sure, pupunuin nga ng team ng Lakers ang kanilang roster ng mga 3&D player, 3&D wings, yung kaya ngang dumipend sa mga idol at maaasahan nga sa 3-pointer at kaya rin gumawa ng kanilang mga sariling puntos. Ang pinakamagandang example niyan mga idol ay ang player nga ng Golden State Warriors na si Andrew Wiggins. Kaso, imposible nga yun para sa Lakers. Si Mikal Bridges, isang napakagandang example din ng isang 3&D player. At isa pang player mga idol na dati na nilang player na si Danny Green. Ganyan mga klaseng NBA player mga idol ang kanilang tatargetin sa offseason para nga mag-fit dito kay Westbrook mga idol, pati na rin kay LeBron James at Anthony Davis. Sayang nga sana mga idol ang kanilang mga dating player na. Meron na silang ganyan kaso tinrade nga nila para kay Westbrook. Sila KCP, itong sila Kuzma, tapos ito pang sila Danny Green at Avery Bradley. Sila nga mga idol ang mga 3&D player ng Lakers noong 2019-2020 season. At nakita naman natin mga idol, nag-champion nga sila. At mukhang uulitin ng Lakers mga idol, ganyang pattern ang kanilang gagawin ngayong offseason. Kukuha nga sila muli mga idol ang mga 3&D player kagaya nga ng 2020 Lakers. Sa tingin nyo ba mga idol, maganda itong pinaplano ng Lakers offseason? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol, curious ba kayo kung bakit kulay green ang buhok na ito ni Marcus Smart? Well, ngayong araw ay pinaliwanag na nga yan mga idol. Bago nga daw pumanaw ang kanyang mom mga idol ay gustong gusto na nga daw niya ang buhok neto ni Smart. At sabi nga rin daw at ni-request ng nanay niya na gusto nga daw siyang makita na kulay green ang buhok since naglalaro siya sa Celtics. At ngayon ngang NBA Finals mga idol ay tinupad nga ni Smart ang wish ng kanyang nanay kahit wala na nga. Nagkulay green nga siya ng buhok. Hindi lang pala basta-basta simple mga idol ang kwento sa likod nga ng kulay green na buhok ni Marcus Smart. Pag-aalala pala ito sa kanyang nanay na pumanaw na. At pag-usapan naman natin mga idol ang ating next balita, Sixers mukhang iti-trade niya ang lahat ng kanilang mga player para nga maging championship contender sila at magkaroon nga ng mga player na sasakto dito kay James Harden at kay Joel Embiid. Sabi kasi ng Sixers mga idol, tinitingnan nga daw nila mga idol ang possibility ng pag-trade kay Tobias Harris, Matisse Thybul, Shake Milton, Furkan Korkmaz, Dan Green at ang kanilang 23rd pick ngayong taong ito. Willing at open nga mga idol ang team ng Sixers sa pagtitrade sa kanilang limang player na ito kung ang magiging kapalit ay magiging championship contender nga sila. Mukhang ang desperado na rin ang team ng Sixers mga idol dahil 1 year na lamang ang natitira sa kontrata nito ni James Harden at hindi pa nga sigurado kung magre-resign nga siya muli sa kanila. Kaya naman mga idol, ang Sixers aligaga na improve ang kanilang roster para mapasaya nila etong si James Harden at magstay nga sa kanila at magsign ng contract extension. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan nga natin ang magandang impluensya neto ni Stephen Curry, netong ni Draymond, Andre Iguodala at ni Klay Thompson ayon kay Steve Kerr sa mga batang player nga netong Golden State Warriors. Sabi nga ni Coach Kerr mga idol, very valuable nga daw na makita ng mga Warriors young player etong preparation na ginagawa nila Stephen Curry araw-araw. Yung kanilang pag-e-ensayo sa weight room, yung kanilang pag-e-ensayo din sa court at pati rin ang kanilang film session. Magandang araw mga idol ang impluensya na itong mga veterano ng Golden State Warriors. At tama naman mga idol ang sinabi neto ni Coach Kerr na i-impluensyahan nga ng winning basketball, winning culture itong mga batang player ng Warriors dahil hindi naman forever nandyan si Curry, si Klay and Green at si Andre Iguodala. Sa mga susunod na taon nga mga idol ay sila na ang papalit. Itong sila Kuminga, sila Wiseman, itong sila Wiggins pati na rin sila Jordan Poole. Kaya nga maganda mga idol, maaga pa lamang, bata pa lang sila, ay naiimpluwensyaan na nga sila ng Warriors culture. At yun nga mga idol, ay eventually ay magre-resulta nga ng maganda dito sa mga batang player nila. Kaya naman, kinredits ni Coach Steve Kerr mga idol ang mga veterano nila. Itong sila Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, pati na rin si Andre Iguodala sa pagtuturo at sa paggagabay nga sa kanila. Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba kaya ipagpatuloy nito mga Warriors young player ang legacy inumpisahan nito ni Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green sa Warriors?
komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!